Hola mga kaburaot! So ngayon, papakita ko sa inyo ang aking motovlog setup at para na rin doon sa mga nagtatanong sa akin kung ano yung gamit kong camera, microphone at saka yung chin mount para sa aking helmet. At the same time, mag-unbox tayo nitong bagong dating natin na KYT helmet. So stay tuned lang! Para dun sa akin second helmet, so ito na yung ipapakita ko sa inyo or ituturo kung paano ako mag-set ng aking mga ginagamit. So yung mga action camera, yung chin mount, at yung microphone. So dito na natin siya i-set up sa bagong purchase natin na helmet. This is the KYTTP course na Tony Arbolino replica. Sa market, medyo mahirap talaga siyang hanapin at hindi basta siya mabibili kasi sobrang taas ng demand niya. Naka-score naman tayo ng isa. So, kaya ito, papakita ko sa inyo. I-unbox ko siya. Inside the box, meron siyang manual, syempre. So, yan. Manual plus the dalawang pirasong speaker. Check natin. Dalawang KYT lang na maliit at saka isang yung oblong. So, ito yung kasama dun sa kanyang manual. So, check out yung manual niya. Siyempre, yung trademark ng KYT. So, meron siyang parang spacer para hindi umaalog yung or hindi kumakalog yung helmet natin sa habang pinatransport. And then, ito. Tanggalin na natin ito. Papakita ko lang sa inyo yung label niya. So, this is the KYTTP course. Hindi ko sure kung kita. So, pero sa Tony Arbolino replica. So, sa the box, ito, yung mismong helmet niya, which is naka-sling bag na siya. So, may kasama naman talaga siya. And then meron siya, nakabalot pa siya ng doon ako ang tawag dito, parang styrofoam or something. So, nakabalot. And then, wow! At that, napakaganda. So, ito mismo yung helmet na Tony Arbolino. So, medyo mahirap talaga siyang bilhin sa market. And, yan. So, which of, meron siyang number 14 sa likod. And, also, single visor lang siya. And, naka-button strap. Hindi ko sure ang tawag, pero button strap siya. Yung nilulok. And then, so, meron naman siyang bango. Ang sarap na kami ng bagong helmet. Sa sariwang sariwa. Matanggalin na lang natin yung kanyang film protector. Ano natin. Kasi yung isa kong helmet, same lang din naman siya na TT course, which is the, siya yung Flux Mask siya. Ito yung isa kong TT course na Flux Mask siya. So, ito yung, ilang buwan ko na rin siyang ginagamit. And, ito yung existing ko na ginagamit for my motovlogging. So, yan, naka-set up na lang siya dyan. Talagay ng camera at ready to fight na siya. Pero, ngayon, dahil nga dumating na itong ating isang helmet, ay ito na lang yung iseset up ko at ipakakita sa inyo kung paano. So ayan, first, ang ginagamit ko na action camera is the GoPro Hero 4. So ito ay nabili ko lang sa isang kaibigan na worth 3,000 pesos lang. So, meron siya, nung binili ko siya, may kasama na siyang isang battery
yung yung waterproof case niya kasama na rin siya tsaka yung kanyang charging cable. So, worth 3,000 pesos lang siya sa kaibigan ko kasi hindi na naman niya ginagamit. So, nag-decision ako na i-purchase na lang sa kanya. So, ito. Ito yung camera kong ginagamit. So, I have my two case. Actually, optional naman. Nasa sa inyo kung gusto niyo yung dalawang case kasi ako para lang sure, just in case na maulan at naka-recording ako or nag-filming ako. So, ito yung ginagamit ko. Pero, disadvantage nito, wala kasi siya ditong microphone slot. Dito sa may bandang gilid. So, dito. Kaya, hindi ko siya makakapitan ng microphone kapag ka nag-travel. Especially pagka malakas yung ulan. Kasi mababasa talaga yung GoPro. So, ito yung ginagamit ko pag naulan. Pero, nag-purchase din ako ng isang ganito. Ito yung parang semi-waterproof siya. Pero hindi naman siya pwedeng ilubog. So, semi-waterproof, meron siyang butas dito para may access yung microphone natin doon sa mismong gilid noong ating GoPro or doon sa microphone slot niya. Kahit siguro na ulan, hindi naman siya talagang totally papasokin ng tubig dito kasi yung ulan naman, kalimitan pag tumatakbo tayo or maandar yung motor ay papunta sa likod. So, medyo very minimal lang din yung mababasa sa kanya. Or sakali, maliit naman yung chance na mabasa yung loob niya. Kaya nag-purchase na lang ako dito. Parang pang all-weather na rin. Okay? Para sa aking chin mount, so ang ginagamit ko is the Telesim. So universal to. So hindi ko pa siya nabubuksan. Pero yung isa kong helmet na pinakita sa inyo is ito yung ginagamit ko din. So nag-purchase lang ako ng other para hindi ako palipat-lipat kung sakali na gagamitin ko tong helmet na to or yung lumakong helmet. So yan, kakabitan ko siya nito. And i-unbox na natin siya. So, purpose ko rin sa video dito, yung link, actually sa online ko lang siya binili, it's either Shopee or Lazada, itong dalawang to, para makita nyo. So, mura-mura lang siya talaga. I think it's around 200 plus lang, and this is, I think it's 300 plus. Okay, so unbox na natin. Ito, yung binili ko kasing Telesim mount, yung may kasama na siyang J-hook. Ito, J-hook. Importante to guys ha. Kasi meron sa online na nabibili na chin mount lang talaga siya, which is ganito lang. Wala siyang kabitan o ng aking action camera o ng GoPro. Kaya kailangan mag-purchase kayo na may ganito. Kasi baka magkamali kayo ng pagbili, baka mabili nyo yung ganito lang. So, meron siyang option doon na may ganito. Or parang choices. Kailangan, napaka-importante nito guys, huwag nyo kakalimutan to. Okay? So, dito siya kinakabit sa mismong harapan niya. And then, strap type siya. So, nakaano siya talaga dito. Nakatali siya doon sa loob ng helmet. Meron siyang dalawang lock na ito yung pinaka magsisecure doon sa strap natin para ma-fix siya or hindi siya gumalaw-galaw or nakalog habang nagta-travel tayo or nagre-recording tayo. So, very important ha ito guys. J-hook. Tapos may extra strap siya. So, I don't know kung saan ginagamit ko pero extra siya. So, yan. Ito. Tapos, para naman sa microphone ko, nabili ko lang I think siya, wala pa siyang 200 pesos. Kaya lang siya mabot ng 200 pesos gawa ng shipping. Ayan. Ganito lang siya. Ayan. Pakita ba? Ayan. Ganito yung pinaka, ano niya, jack niya or adapter niya. Naka mini USB. Very important yun guys. Check nyo mabuti. Kailangan mini USB siya kasi walang ibang port or microphone port ang ating GoPro Hero 4 kung hindi ganito.
yung microphone port niya at saka charging port ay iisa. Ganyan dapat, mini USB. Tapos ito yung mismong microphone niya na may kasama na naman siya actually yung foam. Tsaka yung pinaka-alligator clip niya para doon natin i-clip doon sa loob ng helmet natin, doon sa ano, sa strap kung saan natin ilalagay itong ating chin mount. And may kasama na rin siyang maliit na pouch pero hindi naman nagagamit. Okay? Tapos, doon naman sa GoPro ko kasi yung setup ko ng aking GoPro pagka daytime, so naka 1080 super wide tapos naka 60 fps ako para smooth na smooth talaga yung capture ng video niya. Kapag tsaka madali siyang i-edit actually. So hindi kasi ako nagpo 4K kasi sobrang hirap din i-edit. So may tendency kasi na maghang yung computer mo dahil sa sobrang laki or sobrang taas na resolution noong video capture kapag naka 4K. At saka, sobrang takaw niya sa battery. Pagtaas ng video resolution mo, sa pagtakaw din ng kanyang battery at sa memory. So, kaya nandun lang ako sa may normal or middle setup ng GoPro, which is the 1080 Super View na naka 60 frame per second. Okay? At the same time, so yung una ko kasing helmet, wala pa akong wind mask. Siya yung mag-absorb ng noise habang nagta-travel tayo. Kasi pagka mabilis ang takbo natin, talagang maririnig doon sa recording natin yung wind noise. Kasi syempre, kahit naka-helmet tayo or nasa loob ng helmet yung microphone, may circulation pa rin ng hangin sa loob. Kaya kailangan pa rin natin mag-try. Try din natin. I will be posting the sample video kapag ka nakakabit na to. Okay? So, yan. Tapos, I have my set ng memory card. I have 64GB na SanDisk Extreme Pro, 32GB na SanDisk Ultra, and the 16GB na SanDisk Extreme. Bakit ako maraming ganito? Kasi, sa 32GB ang maximum recording ko based doon sa settings ko na 1080 60 frame per second, so maabot lang siya na almost 1.5 hours, more or less mga ganun lang. So na ko consume niya talaga ang 32GB sa 1 hour and 30 minutes. At the same time, nakaano rin siya sa battery niya mismo. Sa isang battery na full charge, ganun lang din yung inaabot niya. Kaya meron akong ilang piraso na memory card para lang just in case na mahaba yung travel, hindi mo kailangang patay buhay yung camera mo. So parang ang nagiging setup ko, kung mahaba yung travel, iintay ko siyang mapuno at malobat yung battery bago ko palitan uli ng panibagong set or partner ng battery and memory card. So, pero dapat talaga tansyado mo siya kasi mamamatayan ka or mapupunuan ka ng camera habang nagta-travel ka. So, kaya kailangan tansyado mo rin yung haba nung itinravel mo or yung haba nung recording ng camera natin. Okay? Nag-purchase din ako ng ganito. So, Smart 3. Extra battery actually ito. Extra replacement battery. Pag bumili ka nito, may kasama na talaga siyang charger. Okay? So, yung charger nito is mini-USB siya. Tapos, meron siyang kasamang dalawang pirasong Smart 3 battery. So, ito yan. Na pang GoPro Hero 4 din. So, dalawang piraso siya dito sa isang package na ito together with the charger. So, okay? Pwede rin naman siyang i-charge kung yung mga motor nyo is merong card or may charger ports nyo sa isaksak kapag bawa na nobat na and nagta-travel pa kayo, so pwede nyo siyang charge habang nagta-travel kayo. So kailangan nyo rin na cable, charging cable para sa ano mo, sa dito sa Smart 3 battery charger. So meron kasing kasama yung GoPro na isang extra, so ngayon tatlo yung aking existing battery. And then, optional,
Optional lang naman to. Nasa sa inyo kung gusto nyo na maglagay ng mount doon sa inyong manibela or sa side mirror. So, kasi ako, I have my 2 GoPro Hero 4. So, itatry ko na maglagay din doon sa manibela. So, tatestingin ko lang. So, I purchase lang din naman to online. Pero marami sa mga motor shop na nabibili nito. So, iba-ibang klase siya. So, pero ang choice ko is the Moto Wolf na camera bracket. So, buksan natin siya. Hindi ko pa rin siya actually nakikita. Okay. So, siya ay I think it's aluminum. Oh, aluminum alloy. So, ganyan siya. So, ito yung pinaka-lever niya or ano, para mag-loosen up siya. Yan. So, later on, isasama ko yung video kapag nakakabit na ito. Kasi mostly yung mga video ko or mga vlogs ko, hindi ako kita, isasalita lang ako doon sa camera or sa loob ng helmet. Kaya, tatry ko na maglagay ng isang nakaharap sa camera sa akin habang nagda-drive. So, ayan. Now, iset na natin siya dito para makita nyo kung paano ko ginagawa yung setup, diba? Okay. Kapit na natin siya dito sa ating helmet. So, papakita ko sa inyo kung paano. Okay. So, first, hanapin nyo lang yung mismong center. Mismong center ng helmet nyo. Or no? Actually, universal naman to. So, kaya matatansya nyo kung nasan yung center. So, hanapin nyo dito. Okay? So, iba-iba kasi yung lock ng mga helmet sa tapos tapat nyo lang itong lower part. Yan. So, yung pinaka-arrow part niya. So, matatansya nyo na kung nasaan yung kanyang mismong gitna. So, yan. And then, strap inside. So, dalawa kasi ito. So, kunin mo lang yung isa and then isecure mo siya doon sa isang clip. So, nilulup lang siya and then lock. So, huwag nyo muna siyang masyadong higpitan kasi para ano nyo, madali nyong ma-adjust just in case na wala siya sa gitna. Kasi pag hila nyo talaga, wala siya sa gitna. So, yan. And then, same lang dun sa isa. So, strap mo siya. So, look mo lang siya and then clip mo lang siya pagka na. Bali yung paghila nyo paloob. So, yan. Huwag nyo muna siyang hihigpitan masyado. Yung tama lang. Para makita nyo kung naka-center na ba siya. So, check ko lang kung centered na siya. Okay. So, pagka contento na kayo doon sa position, saka nyo siya hilahin. So, dukutin nyo lang yung ano and press nyo lang dito sa may middle part and tanggalin nyo yung lock, yung clip lock, and then saka nyo siya ilahin. So, medyo preparasahin nyo siya pero wag naman masyado kasi baka mabasag yung lock. Lalo magkakaproblema kasi yung ano. So, yan. Nag-ano naman siya. Lumalagotok naman siya once na secured niya yung lock niya. So, parehas din doon sa isang strap na. Ganun din yung gawin niya. Then, check nyo na lang kung maganda yung pagkakapwesto ng mga strap. Tulad yan, hindi na siya napantay. So, kaya kailangan i-double check nyo rin sila. I think it's in the middle na. Lang ko pa siya ng counter. Bababa mo lang siya ng konti para hindi siya naiipit ng visor. So, ayan. Hilahin mo lang siya ng konti. And then, ayan. Para maisasarado mo pa rin na maayos yung visor. So, mapapansin mo, ipit siya nung visor mo yung strap. Which is okay lang naman. So, additional na rin siya. Pag naipit na siya nito, mas masisecure siya ng mas maayos. So, mapapansin. Maano nyo, hindi na siya kumakalog talaga.
Yan. Para maiwasan din na malaglag yung action camera habang nag-drive ka. Then, yung J-hook na sinasabi ko sa inyo, which is very important, basta nag-purchase kayo, kailangan kasama to. Maliban na lang kung meron kayong ganito talaga. So, pagka kasi yung mga action camera, I think na yun, may mga kasama na siyang print ganito eh. Especially for the GoPro. I don't know lang kung anong mga models yun. Para sure, mag-purchase na kayo. Okay? So, yan. I-clip lang siya dito. So, meron siyang trap dyan. And slide down mo lang siya. Para ma-secure. So, naglalak siya. So, talaga hindi na siya kumakalag. Matigas na siya. And madali naman siyang malusin up or tatanggalin. I-press mo lang yung dalawang clip sa mata. Tapos, hulak mo pataasan. Madali naman siyang tanggalin. Okay, yan. And then, sunod, yung microphone natin. So, ang ginagawa ko kasi dito is talagang tinatanggal ko na yung inner foam niya. So, ito. Tinatanggal ko to. Kasi, ang ginagawa ko is nilalagay ko siya dito sa mga gilid para hindi siya nakakalat sa loob. Okay? So, tatanggalin ko talaga itong mga foam na to. Tapos, sisisingit ko itong wire. Kasi, sobrang haba nito, guys. Pero, nasa sa inyo, discarding nyo. Pero, yung kasi yung ginagawa ko. So, medyo mahaba talaga siya. So, wala kasi ako nung velcro. Yung parang strip na pinagdidikit. So, wala kasi ako nun. Kaya, ang ginagawa ko, pinapaikot ko na lang siya doon sa gilid ng shell. So, kaya, tinatanggal ko itong mga foam set. So, mostly naman ang helmet niya natatanggal na yung mga bullshit eh. Para paglilabahan. So, ngayon, tanggalin ko lang siya para makapagin natin siya. So, pag natanggal na siya, yan, yun yan ang magiging itsura niya. Susukatin ko na yung haba ng tawag dito nitong wire or nitong microphone dito sa GoPro natin. Okay? Ang gagamitin ko muna itong naka-semi-open na cover ko or na casing para masukat ko yung ilalabas ko dun sa mismong microphone jack niya. Okay? Ayan. So, ayan. Palagay na siya yung GoPro natin. Imamount ko lang siya dito sa mismong J-hook niya. Ayan. Imamount ko lang siya dito. And then, isi-secure ko ng lock. So, kailangan yung GoPro nyo isa meron siya ng screw lock. Hindi pwedeng wala. No? So, ito yung screw lock natin. So, isi-secure ko lang muna yung ano natin. Yung camera. So, make sure lang na mahigpitan nyo. At saka yung alignment. Later on, i-discuss ko sa inyo yung alignment ng camera. Yan. Kaya ganito yung setup ko. Mas prefer ko kasi yung nandito sa may baba or dito kasi yun yung pinakamalapit sa eye level or yun doon sa level na nakikita natin while driving. So, tsaka yung mga viewer, syempre, i-consider natin na kumbaga ipaparamdam natin sa kanila na parang sila yung nagdadrive mismo ng motor natin. Kasi pagka nandito kasi yung camera natin, makikita talaga nila yung side mirror, yung manibela, tapos yung mga buttons ng motor, kung paano natin siya ino-operate. So, malaking tulong yun. Talagang mapipil ng mga viewers na parang sila yung nakasakay sa motor. So, pakita ko rin sa inyo yung sample ng mismo shot noon. Okay? So, yan. So, yung leveling ko kasi ng camera ko is medyo nakatungo siya. Kasi, kapag medyo nakatingala yun, so, puro horizon yung makikita niya. Or yung mga upper part ng views mo, ng harapan mo. So, ang inaano ko kasi is yung kita talaga ng viewers. Yung manibela ko, yung side mirror ko, yung speedometer ko, at saka yung mismong kalsada. So, parang 50-50 views. 50 views sa taas and 50 views sa baba. So, parang ganun yung pinaka-scaling ko. So, yan.
Ganyan yung magiging itsura niya. Aga natapos na natin. And then, para sa microphone natin, so ikakabit ko muna siya dito sa may microphone slot niya. Okay. Tapos, saka ko siya susukatin or saka ko siya imamount or ilalagay dito sa mga gilid ng helmet natin. Kasi, kailangan medyo ano siya, medyo maluwag pa siya dapat para hindi pagka kinakabit mo siya o tatanggalin mo, hindi ka mahihirapan. So, ayan. Saka ko siya ilalagay dito. So, hayaan nyo lang siyang naka-expose. So, ayan. Lagay mo lang siya sa gilid. Para lang ma-secure siya. Tsaka, para hindi siya nakakalat nun sa loob. Kasi mararamdaman mo siya doon sa mismong ano mo. Sa mismong bibig mo. So, tanggalin mo lang siyang ganyan. Ibusok mo lang siya. So, ito kasi yung para sa akin pinaka ano eh. Pinaka convenient. Medyo matrabaho lang yung pagkakabit. Pero, sure na sure naman na walang pakalat-kalat na ano. Wire dun sa may mouth part mo kapag nagre-record ka na o nagsasalita pa para hindi siya nakaka distract. So, ayan. And then, iniipit ko lang siya nitong mga ano, yung mga foams niya mismo para hindi siya lumalawit. Tulad niyan, masyado siyang nahapit. So, may tendency kasing masira yung mismong port mo. So, kaya medyo hihilahin mo siya ng kaunti or ilulusen up mo siya para kumbaga makahinga siya. Ayan. So, nakasecure na siya dito sa may part na to. So, medyo maluwag siya, which is tamang-tama lang yan para hindi siya nahahapit. And then, the rest, kayo na bahala kung paano mo siya lalagay. And then yan, pagka na-secure nyo na siya, okay. Kapagka na-secure nyo na siya, so matitira na lang is yung microphone mo mismo. So yan, so halos eksakto lang siya dun sa pinag-anuhan natin. So dito sa part na to. Yan, dito natin siya i-clip at dun rin natin siya itatago. Pero bago 'yon, bago mo siya itago, make sure lang kung meron ka na wind map, ikabit mo na siya dito sa microphone para direction na siya, hindi mo na siya huhugutin ulit. So, ikakabit ko na siya. So, para siyang ano, parang balahibo. Ayan. Ito mga balahibong to, siya yung magbabawas ng wind noise. Kasi kumbaga, pag tumama kasi yung tunog dito, so maano lang niya, parang ma-absorb niya. Kaya hindi siya papasok doon sa recording sa microphone natin. So, kaya malaking tulong to para pabawasan yung wind noise. Kasi syempre, motovlogger tayo or content maker tayo. So, kaya kailangan yung hindi natin isinasakripisyo yung video quality at saka yung voice quality natin. Kasi syempre, may mga tagapakinig tayo. Mas maganda kung yung boses mismo natin ang naririnig nila. At saka minimal noong tunog na nanggagaling sa labas. Or yung engine noise, yung counting wind noise. So, mas priority natin talaga dito is the voice quality. Para, syempre, kung ano man yung sinasabi natin sa loob ng helmet or dito sa microphone, is malinaw na mare-record ng ating action camera. So, ayan. So, kapit ko lang to. At ayan, medyo tapos na tayo. So, ayan. Ganyan na magiging itsura niya.
sa ita. Ganito magiging itsura niya sa loob kapag ka na ikabit mo na siya. So naka-clip na rin siya dun sa strap natin kasi yun lang yung pinaka best access para ma-clip natin yung microphone natin sa dito. And then, so babalikan natin yung foam set niya. Pero make sure lang na ano, ma-secure or maiipit yung mga wire natin para hindi siya malalaglag in the future. So, mas maganda kasi yung naka-secure na siya dun sa loob mismo ng helmet. So, hindi naman siya, ano, hindi naman siya mapuputol sa loob kasi hindi naman siya talaga, ano, kumbaga, naka-ano lang siya, para naka-ipit, nakasipit lang siya. So, ayan. So, kapag ka medyo lumalabas yung wire, i-press down nyo na lang siya para ma-secure siya ng ganito. Para hindi siya nalalaglag. And then, ayan. So, make sure lang na ma-clip nyo yung mga foam set. Para syempre, sure tayo na secure siya. So, ayan. Nakakabit na siya. Malinis na malinis. So, walang nakakalat na wires or kung ano-ano pa man sa loob. So, yan. Ganyan na magiging itsura niya. So, ngayon, te-testingin natin siya. Ikakabit ko na rin itong ating action camera mount. So, this is optional lang ha. Optional. Nasa sa inyo kung gusto nyo. Actually, ngayon lang din naman ako maglalagay nito. Kasi okay na naman ako doon sa camera lang nito. Pero purpose kasi nito, para at least nakikita ka rin ng viewers kapag meron kang action camera doon sa harapan mo or doon sa manibela mo. So, ayan. Ito ay Moto Wolf na action camera or camera bracket na pang side mirror. So, ito yung mismong mount niya. So, later on, ikakabit ko ito dun sa motor natin. At, ayan. At lastly, so, para doon sa mga ano, nasa sa inyo naman kung saan nyo gusto ilagay yung ano, yung camera nyo. It's either sa ibabaw. So, pagka sa ibabaw kasi, meron siyang konting nakakagip dito sa may front part or top part ng inyong helmet kapag dito sa ulo. Lalo especially kung naka-wide ano kayo, naka-wide angle or wide view na camera. At the same time, yung meron ding dito sa side. So talaga meron din part ng helmet na nakikita to. So syempre mas gusto ko kasi yung kung ano yung nakikita ng mata ko, hindi yung nakikita ng mga viewers. Or kumbaga yung buong horizon, front horizon mo nakikita yung or nare-record ng camera. So, kaya mas preferred ko ang nandito. So, ayun. Lastly, tatanggalin ko muna siya. Kakabitan ko siya ng memory card kasi nasukat ko na naman. Nalagyan ko lang siya ng memory card and battery. So, itatry natin. So, ito na yung pinaka-mismong finish natin. Kakabitan yung battery and the memory card. So, testingin natin siya. Stay tuned lang guys. Try natin. Ayan guys. Testingin natin yung setup natin na bago nating helmet. Tingnan natin kung maganda yung magiging tayong magiging recording ng ating camera at saka yung microphone, especially the boses. At tingnan natin, lalo na kung wala siyang wind noise or kung ano-ano pa man, kailangan kasi talaga maging klaro yung boses, recordings at saka yung position ng camera natin. And
napapansin ko lang may konting vibration yung camera natin dito sa handle. So, kasi sa side mirror siya nakakabit eh. Tingnan natin sa ano, kapag kala ko normal to eh. May lang ako nakagamit nito. Pero we'll check later. Check natin later kung ano siya. Ayos naman yung pagre-record niya. As long as maganda yung position. Kasi parang vibration niya pag umaarangkada. Kapag nakatigil. So dahil nga ang GoPro Hero 4 ay walang built-in stabilizer. So talagang pag ipinilay mo yung video niya is makikita mo yung vibration. And check na natin. At itong microphone natin, so nilagyan na natin ng wind map para ano, para malesen yung wind noise kapag medyo mabilis yung takbo. Tingnan natin. So based dun sa observation ko kasi, yung wind noise niya is kapag umaakyat na ako ng mga 70 kilometers per hour pataas. So kapag nagre-review na ako ng recording sa computer, so yan, naririnig ko na. Tingnan natin to. Dahil ito ay meron ng wind map. We'll check natin mamaya. Oh my God! Pero ako, para dun sa mga bagong mag-motovlog pa lang, very advisable talaga. Ako, para sa akin, opinion ko lang naman to. Very, very convenient and very advisable to para dun sa mga mag-start pa lang itong GoPro Hero 4. Kasi number one, mabibili mo naman talaga siya second hand na. So medyo mura at doon pa lang mapapractice mo na agad, mapapractice mo yung sarili mo. Parang ito yung pinaka motovlogger starter pack, kumbaga. Kasi talagang to mga accessories itong GoPro ko, talagang lahat to ay medyo mura talaga siya. Parang compute ko less than 6,000 pesos. Syempre, kung ikaw ay isang nagmumotor, dapat talaga meron ka talagang helmet. So ang sinasabi ko dito is the GoPro itself or yung camera lang natin na ginagamit. Syempre hindi kasama yung helmet kasi alam naman natin pare-parehas na helmet ay may pressure din. Ayun, inaano ko lang din, ibinage ko lang yung computation ko or yung naging budget ko para at least makapag-start ka ng motovlogging. Camera, yung mga casing niya, microphone, yung mga chin mount. So kaya doon lang naman ako nakabase. Hindi ko isinasama sa presyo yung ano, yung helmet, kasi kung ikaw ay talaga nagmumotor at may motor ka, obligado ka dapat meron kang helmet. And isa pa, ito namang nandito sa itong camera mount natin, hindi naman siya kumbaga hindi mandatory, optional siya. Kung gusto mo lang na nakikita mo rin yung sarili mo habang nagmumotor, pero syempre the main priority talaga is itong main camera natin, which is itong nasa helmet. Kasi tulad nito, itong camera natin na to, wala naman siya nakalagay na microphone. Nakalagay lang siya dun sa enclosure niya na waterproofing. Syempre, yan, tulad ngayon, yung panahon medyo naambon, posible pang umulan. So kaya ano, inilagay ko na lang siya dito sa ano ko, sa waterproof na casing niya, kasi hindi naman niya kailangan mag-record ng sound. And isa pa, ito naman ay tinetesting lang natin kasi meron, marami talaga ako napapanood na vlogger na
May camera sila doon sa harapan nila. So, tinaray ko lang din naman. Wala namang masama kung itatry natin eh. Pero, tingnan natin later on kung magiging maayos yung ating recordings ito. And yan, itatry ko siya mag above 70 kung may maririnig tayong wind noise. Okay? Ayun guys, overall ano ko, overall review, so hindi ko na lang siya nagawa ng ending kasi medyo late na rin, hindi ko na natapos yung pag-e-edit, so overall review naman doon sa ating, dito sa ating bagong helmet at saka itong bago set ng ating GoPro, microphone and chin mount. So yung wind noise niya is ano talaga, medyo hindi naman nawala pero na-lessen siya, which is good na rin, not bad na yun. Yun naman kasi yung focus natin kaya tayo naglagay ng ating wind map, para yan, para ma-lessen yung wind noise kapag medyo naka high speed tayo. At ayun, so ipopost ko by the end of the video yung nagastos ko dito sa set lang natin ng GoPro. So syempre hindi ko naman i-include yung helmet kasi ayun, required naman talaga kapag may motor ka, kailangan may helmet ka. So, no need na bumili ka. Or, nasa sayo, kung may extra budget ka naman, di pwede ka mag-purchase ng isa pang helmet. Pero, kung i-base ko lang doon sa naging budget ko para sa isang set ng ating action camera, so, it's less than 6,000 lang. Yes, 6,000 pesos less than. So, kaya nakapag-start agad ako ng motovlogging. Kumbaga, itong set na to is the kumbaga starter pack lang to. Nasa sa inyo kung hindi kayo naging happy sa resulta or doon sa naging recording ng action camera na to, nasa sa inyo naman. Wala naman problema doon. Any action camera will do the job naman. Depende na lang siguro kung gaano kaganda yung quality na gusto mo. So, but anyway guys, hanggang dito na lang ating video tutorial. So, sana meron kayong napulot na aral. And, ayun. Hopefully, magkita-kita tayo sa kalsada bago mag-motovlog. So, yun lang guys. Adios amigos. So, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-follow ang aking Facebook page sa Buraot Motovlog.